So hi guys, so dito na tayo sa part 2 ng ano natin, yung pag-apply natin ng TIN number sa BIR. So ito na yung part 2 natin. Ayan, i-fill up lang natin yung form na yan, yung eksaktong information mo ilalagay dyan. Dapat hindi ka magmali. So, ayan, yung information ng family mo. Ang bagal ko na. Ayan, nagtago-tago muna tayo ng ano, ng information. Bagal ko mag-type dyan. Susundan nyo lang yung ano dito, yung step by step tutorial para alam nyo yung gagawin nyo. So tapos na akong mag fill up. So ayan, okay na. Oh, meron pa pala. So, ayan, continue. So, dito na tayo sa step number 2. So, kung saan ka nakatira. Ang bagal kong mag-type dyan. So, make sure na tama yung mga information na nilalagay nyo para hindi magka-problema sa TIN. Kasi pag mag-change ka ng information sa TIN, ang tagal eh. Pupunta ka pa dun sa ano nila, sa office. Doon mag-change. So, okay na yan. So, continue tayo. Ayan. Ano ba yun? Please click on continue. Okay. So, the form is application for taxpayer for one-time transaction Filipino citizen. So, pag tama. So, continue lang. So, read the instructions before continue, ah. Do you have any authorized representative? So, pag ikaw yung gumawa, siyempre ilagay mo yung no. Just continue. Tapos, ito na yung, ano, yung upload instructions. Click to view the instructions. Upload documents in JPEG. Ano yun? Yung mag-upload ka ng picture mo, yung government ID or whatever na nagpapatunay na isa kang Filipino citizens. Ayan yung mga scanned required documents. So basahin nyo lang yan. Yung mga legit na picture nagpapatunay na Filipino citizens ka, nakatira ka sa Philippines, ganun. So i-upload mo lang dyan. Any government issued ID. So, dyan, ayan, maghanap tayo ng government ID. ayan, nag-loading. Loading siya. Tagol. Upload ulit. So, wala tayong makita. Show all files na lang.
So ayan, diyan. Yung ginamit ko is yung SSS ID ko. Yung UMID ID. So ayun, nag-uploading na. So okay. So tapos selfie holding the government ID. So naka-ready na ako eh, kasi chinek ko yan before ako mag-ano. Ay, selfie. Selfie. So continue. So yung ID na nanilagay mo dun sa in-upload mo, ganun rin yung ID ilagay mo sa selfie mo. So nandiyan, pag click mo yan, nandiyan na lahat ng information mo. Double check mo yan kung tama ako o hindi. So yun na yun. Double check. Lalabas na yung lahat ng information mo dyan. So dito, double check tayo kung tama yung nakalagay dyan bago mag-proceed, para hindi makapag-problema, hindi mamamroblema sa ano, sa pag-apply. So ayun, na-check mo lang yung naka-read na yan, basahin mo rin. Check. Check, tapos submit application. So your application for registration for application reference number. Ito yung apply ko is ROD 0074 Iloilo City for review and approval. So sa Iloilo, taga Iloilo kasi ako, so sa Iloilo ako na RDO maghintay. So an email confirmation was sent to your registered email address containing the details and other information. You will be notified of the result within 3 days working days from the date of submission. Actually yung sa akin guys, nung nag-apply ako sa Thursday night, nung Friday, nung Sunday morning, nandiyan na agad. So ito na yung information mo, nandiyan na lahat 'to yung information mo. So iyon na yung parang profile ng profile mo sa BIR. So yung sa akin mabilis lang yung pagkuha ko ng ano ng TIN number ko. So wala pang 24 hours nagreply na yung BIR na approve na yung ano ko, yung application ko. At saka mag-email yan sila kung ano. So nandiyan, wala pa yung TIN number. So profile pa lang yan. Nandiyan yung profile mo waiting. Pag okay na yung BIR mo, so ayun na yun. So ayun, kasi nag-notify na na receive ko na yung BIR TIN number ko. So i-check natin yung ano, yung TIN number natin kung tama. So legit validation. So punta ka lang sa www.bir.gov.ph. So ayan. So ayan yung puntahan natin, no. Hanapin lang natin yung chat na si Chat with Revy. I-click mo lang 'yon. Tapos ito tayo sa TIN validation. Oh. Ayan. TIN validation tayo. Dito ilalagay mo yung ano, yung information mo na sinend sa'yo. Yung information mo, yung mga question yan, i-answer. So ayan, so magtaguan muna tayo ng mga information. Ayan. Yung saktong information na nilagay mo doon nung nag-apply ka, yun din yun ilagay mo dyan. I-validate natin yung TIN number natin kung tama ba talaga or legit tong yung pinag-applyan natin. Sa BIR na to mismo eh.
yung pag-apply natin sa Oros, di ba? Online registration. So dapat sakto yung information nilagay mo dyan. Okay, dito na tayo. Submit form. So ayoto na. So thank you for your information. Ayan. So okay na, lumabas na. Please be informed that the TIN provided is valid and registered under RDO 74 Iloilo City. So valid yung TIN number yan na ina-apply ko online. So ayun, that's it. So ito na yun, no, nung nag-apply ako, i-check niyo yung email niyo na na-applyan niyo, kasi nandoon yung information kung okay ba yung in-applyan mo, tama ba o hindi. Ayan. So ayun. So within 24 hours nagreply sila na okay na yung pag-apply ko ng TIN. Ang bilis lang. Basta wala kang problema sa TIN number. Basta first time mo mag-apply, pero pag may TIN number ka na, i-validate mo rin yun kung tama o hindi. Kung may TIN number ka na, pwede ka naman mag-inquire diyan kay Revy kung tama ba yung TIN number mo o ano. So ito na, ang bilis lang mag-apply online, basta i-follow nyo lang yung instruction, yung tutorial. Kung hindi nyo pa alam yung kung na-watch mo tong part 2 na to, kailangan mo i-watch yung part 1 para alam mo. Para alam mo kung ano, kung paano gagawin. So ito na yung email ko. Dapat yung email mo, ano, email mo for BIR only, ha. So ito na yung dumating na yung TIN number ko. So nag-iba na yung profile ko, ayun na. So pwede ka nang mag-apply ng TIN digital TIN ID online. So thank you for watching. Bye-bye.